Shalom, good morning and good day sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya, ating mga sumusubaybay at tumatangkilik po sa ating daily devotional. Ngayon po ay araw ng Martes and it's January 26, 2021 here in Hong Kong. Kumusta po kayo? Ako po ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang pagbibigay sa atin ng kanyang kalakasan na nagsusustain sa atin sa maraming hamon ng buhay. At tayo ay nakakangiti pa rin, tayo ay masaya pa din dahil alam natin na ang grasya ng Diyos ang siyang nagsusustain sa atin sa araw-araw na pakikibaka natin. Purihin ang Diyos. Salamat po sa inyong mga buhay at patuloy na ipinapanalayan ko po kayo. Bago po tayo magkaroon ng panimulang panalangin, nais kong encourage kayo na i-share ang broadcast na ito sa inyong mga Facebook friends upang mapagpala din po sila. Katulad ng mga pagpapalang tinatanggap natin, pwede din nilang matanggap at makaranas din sila ng mga spiritual na bagay na nararanasan natin. Ang lahat ng ating pong mga daily devotional ay nasa YouTube. Kung gusto po ninyo, may mga hindi kayo na sundan na mga katuruan mula pa noong March 15 last year hanggang ngayon ay nasa YouTube po lahat yan. Ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. At huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell upang ang mga future video uploads ay ma-notify po kayo kaagad at nang sa gayon wala kayong makakaligtaan na araw-araw na tatanggaping biyaya ng kanyang salita. Maganda po ang topic natin ngayon. At ang title ng ating topic ay How to Fight Darkness with Light. How to Fight Darkness with Light. So, inaayayahan ko po kayo na samahan niyo ako sa panimulang panalangin at ating ialay sa Diyos ang usaping ito. At nang sa gayon, ang kanyang espiritu ay kanyang ibigay at maliwanagan tayo. Matanggap natin ang kanyang kapahayagan. Let us pray. O our God in heaven, maraming salamat po muli sa araw na ito, araw na banal, araw na punong-puno ng pagpapala, araw na punong-puno ng pag-asa, sapagkat ang kalakasan mo ay sumasa amin, ang liwanag ng iyong salita ay siyang gabay namin at ilaw namin. Salamat sa mga pagkain na aming tatanggapin, mga pagkaing magpapalakas sa amin. At nawa, ang parehong pagpapalang tinatanggap namin ay dumaloy sa aming mga mahal sa buhay, dumaloy sa aming mga pamilya, at maranasan naming pare-pareho ang kalakasan na nagmumula sa inyong dakilang salita. Gamitin muli ang iyong lingkod na maging daluyan po ako ng pagpapala sa aking mga kapatid. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Ang ating topic, mga minamahal, ay How to Fight Darkness with Light. How to Fight Darkness with Light. At iugnay po natin ang ating key passage ngayong umagang ito hango mula sa Romans chapter 12 verse 21. And I will read from the New International Version Bible. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Romans 12, verse 21.
Doon pa lamang po sa verse na ginamit natin at i-relate natin sa title ng ating topic, naintindihan na natin kaagad ang turo ng Diyos, ng Panginoon sa umagang ito. I do not know if there's anything more countercultural in the world today than responding to evil with good. Yan po ang kalakaran, di po ba? Sa mundo ngayon, ay ang respond sa evil ay evil at ang countercultural, sapagkat iba na po ang kultura natin, tayo ay meron ng heaven's culture. At ang heaven's culture ay countercultural, sapagkat sa mundong ginagalawan natin ay evil for evil at hindi po evil na i-conquer ng good. Pero sa ating pong heaven's culture, we always respond with good kapag meron pong evil. And because it is so super cultural, it can be one of the hardest things to do. I know. Dahil ito ay countercultural, isa ito sa pinakamahirap na gawin. Madaling sabihin, pero mahirap gawin po. When there's a bully trying to make trouble in your life, you need to respond positively. Doon nga po sa binasa nating key passage kanina, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Pag nating hayaan ng evil ang mag-overcome sa atin, at kapag dumating ang evil, ang antidote, ang pangontra po, ay good, kabutihan. And that's a step of faith, isn't it? Yan po ay itong tinuturo natin ay isa sa mga hakbang sa pananampalataya. Because everything in you probably wants to overcome evil with evil and fight darkness with more darkness. Kasi yan po ang kalakaran sa mundo, sa ating sinful nature. An eye for an eye and a tooth for a tooth. That's what the world tells you to do. Ano po ang tinuturo ng mundong kinalalagyan natin? Fight dirty. Fight dirty. That is why it takes faith to go against what your flesh and culture are telling you to do and instead trust in God and respond to darkness with His light. You fight darkness with light. You fight hatred with love. You fight unkindness with kindness. You don't let evil overcome you. You overcome evil with good. Ang antidote po, ang panlaban po sa darkness ay light. Ang laban po, ang panlaban sa hatred ay love. Ang panlaban sa unkindness ay kindness. Huwag nating hayaang ang evil ang mag-overcome sa atin. Sa halip, we overcome evil with good. Well, that's tough to do. It's not easy, I know. Hindi ho madali. Isang tough thing itong ating pinag-uusapan. But it gets even tougher. Sapagkat ang turo po ng mismong ng ating Panginoong Jesus, isa sa kanya mga turo sa Sermon on the Mount, ang nasa Matthew 5 verse 44 in the NIV, ang sabi po, love your enemies and pray for those who persecute you. Matthew 5:44. Love your enemies and pray for those who persecute you. Ibigin mo ang iyong mga kaaway at ipanalangin mo ang mga umuusig sa iyo. Well, yan yung sinasabi nating mahirap na bagay na gagawin natin. Pero ito ang tama. Ito ang dapat nating gawin. Yes, isang tough na bagay, isang mahirap na bagay ito.
Pero mas mahirap yung itinuturo sa atin ng Panginoon na ibigin natin ang ating mga kaaway at ipanalangin natin ang mga umuusig sa atin. Ang tanong nga eh, kailan mo huling ipinanalangin yung mga umaaway sa iyo? Kailan mo huling ipinanalangin ang mga umuusig sa iyo? Is that easy? No. Hindi ho madali. Is it unusual? Yes. Is it a choice? Absolutely. It is a choice. It's your choice to be better than the bully. Tayo po ang pipili. Kung gusto nating tayo ang nasa mas magandang kalagayan, ang ating response sa lahat ng gawa ng kadiliman ay gawa ng mga taong niliwanagan na. Choosing light over darkness means walking the way of Jesus. Ang pagpili po sa liwanag, higit sa kadiliman, ang ibig sabihin, lumalakad na tayo sa landas ng Panginoong Jesus. At yan po ang tamang landas. Yung landas ng ating Panginoong Hesukristo. And Jesus, our Lord, wouldn't just walk away from a fight and forget. He would lay down His life if that's what He needed to do to show how much He loves someone. And that's exactly what He did. Yan po ang eksaktong-eksaktong ginawa ng Panginoon. Amen? Na kailangan niyang ibigay, ialay ang kanyang buhay kung kinakailangan upang maipakita niya kung gaano niya tayo iniibig, kung gaano niya iniibig ang isang tao, at eksaktong yan po ang kanyang ginawa. God doesn't want you to retaliate. Hindi natin character ang mag-retaliate. Kaya nga, sabi nga, pagka sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa ang kaliwa. Bigay mo pa ang other cheek. Kasi hindi po itinuro ng Panginoon na ang asal natin sa mga panahong binubuli tayo o inuusig tayo ay ang maghiganti, ang mag-retaliate. God doesn't want us to retaliate. Ayaw po niya. Ang Panginoong Jesus, meron din siyang pagkakataon, makapangyarihan siya, kaya niyang isang tawag lang niya ng mga legions of angels ay pwede niyang tawagin mula sa kalangitan para i-rescue siya, para ipaghiganti siya. Isang tawag lang niya po yun. Pero siya mismo po ang hindi nagpakita ng retaliation sa mga panahong siya ay inaalimura, siya ay hinahamak. Bagkus, ang una sa kanyang pitong statements bago po siya malagutan ng hininga. Maalala niyo pa po ba yun? Nang sabi niya, Ama, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. He also wants you to do good. Kung siya mismo, Diyos, ay hindi siya nagpakita kailanman na nag-retaliate siya sa anumang ginawa sa kanya. Ang nais niya sa atin ay maging mabuti rin tayo, maging katulad niya, na hindi kailanman tumugon, lumaban, tinapatan ang masama ng isa pang masama, bagkus in-overcome niya, pinagtagumpayan niya ang masama sa pamamagitan ng kanyang kabutihan. So, He wants you to show love to even the hardest hearts by praying for them and asking God to give them hearts like His. Yan po ang nais ng Diyos.
Ang nais niya ay ipakita din natin ang ating pag-ibig higit sa lahat sa mga taong may matigas na puso sa pamamagitan ng pananalangin para sa kanila, sa pamamagitan ng paghingi sa Diyos na sila ay bigyan ng puso na katulad ng kanyang puso. Amen? So Jesus gave us the greatest example of responding in love and praying for enemies. Wala na pong pinaka eksaktong halimbawa, eksaktong modelo. Ang Panginoong Hesukristo po ang dakilang ehemplo kung paano tumugon sa pag-ibig at kung paano ipanalangin ang kanyang mga kaaway. At dahil tayo po ay mga anak ng Diyos, tayo ay mga dating nasa kadiliman at tinawag tayo from darkness into His marvelous light, kinakailangan yung kanyang greatest example kung paano mag-respond in love and praying for enemies, dapat makita rin sa atin yan. Na tayo ang ating pagtugon sa panahon na tayo po ay sinusubok ng masama ay to respond in love and to pray for our enemies. Amen? Humingi po tayo ng grasya sa Diyos sapagkat ang kanyang grasya naman ay sagana. Pag hiningi lamang po natin, ay hindi naman niya tayo pagdadamutan. So when we follow His example, we are going to stand out in a world where everyone thinks of themselves first. Amen? Kapag sinundan natin ang kanyang mga ehemplong ipinakita nung siya ay nandito, tayo po ay makakatayo sa gitna ng mundong ito na kung saan ang prinsipyo ng mundo na wala na silang ibang inisip kundi una ang kanilang mga sarili. Ang itinuro po ng ating Panginoong Hesus ay hindi po ganong klaseng katuruan, kundi ang katuruan na mag-respond tayo sa pagmamahal, sa pag-ibig at sa pananalangin sa mga umaaway at umuusig sa atin. Taking the step of faith to overcome evil with good will not always be easy. I know. But it will make you a powerful witness of Jesus. Amen. Ang hakbang na ito ng pananampalataya na pagtagumpayan ang masama sa pamamagitan ng mabuti ay hindi laging madaling gawin. Alam, dumaan na po lahat tayo dyan. Pero kapag ginawa natin na tayo ay mag-respond ng good sa evil, pag in-overcome natin ang darkness sa pamagitan ng light, ang buhay natin ay magiging powerful witness for Jesus, magiging makapangyarihang patotoo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang kanyang pangalan. Amen? Praise God. So this time, meron po tayong declaration again. Sabihin po natin, Heavenly Father, I understand that by taking the step of faith to overcome evil with good will not always be easy, but it will make me a powerful witness for Jesus. Amen. One more time. Heavenly Father, I understand that by taking the step of faith to overcome evil with good will not always be easy, but it will make me a powerful witness for Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Yes, Lord, yan pong aming panalangin. Hindi po madaling gawin, Panginoon, na ipakita ang isang
response sa mga negatibong bagay. Nang aming pagtugon ay katulad ng pagtugon ng Panginoon na inibig niya ang kanyang mga kaaway at ipinanalangin niya ang mga umuusig at tumutulig sa kanya. Sa oras na ito, panalangin din po namin yan. Tulungan mo kami na laging mangibabaw ang pag-ibig, ang empathy, dahil ang mga taong ito ay hindi pa nila naranasan ang mamuhay sa liwanag. Kaya kami na mamuhay sa liwanag, kinakailangan ng aming pong pagtugon sa ganitong mga sitwasyon ay pagmamahal at pag-ibig. Nawa ang mga biyayang ito ng iyong katuruan ay dumaloy sa amin, dumaloy sa aming mga mahal sa buhay, dumaloy sa aming mga pamilya, at nang sa gayon, makita na kami ay isang makapangyarihan na patutuo ni Kristo Jesus. Salamat po. Pinapanalangin ko po ngayon ang special blessing sa lahat po ng may sakit karamdaman. O Diyos, iunat mong iyong kamay at pagalingin ang lahat ng may sakit karamdaman ngayon na inaabot ng aking tinig sa pangangaral na ito. Maranasan nila ang kagalingan, Panginoon. Maranasan nila ang provision sa kani-kanilang mga pangangailangan. Maranasan nila na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Nagpapalakas sa amin, pumapatnubay sa amin, umaaliw sa amin. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. So ngayon po ay araw ng Martes. At ako po ay nagpapasalamat na kayo at ang bawat isang nakiisa, nakisama sa ating pag-aaral ay patuloy na sumusubaybay. Kita-kita po tayo uli. Ito po si Pastor Rene Alog at nag-iwan muli ako ng mensahe ng pag-asa, pag-ibig at kapayapaan. God bless us all and Shalom. When I look at what you've done in my life, I am so grateful. You are so faithful. When my heart seems to stray from your ways, you show me